Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa bagong bukas na Arcom Bato Park dito sa Valenzuela City. Ito ay kabubukas lamang sa publiko last Sunday, March 19, 2023. At ito makikita po ngayon sa gilid ng lumang Arcom Bato na pinayupan ng panahon ng mga Amerikano. Ito nagsisilbing boundary nung Valenzuela at Malabon. So ito yung makikita mo ngayon sa gilid nung Arcom Bato. Ang location nito again ay nasa Arcom Bato, Barangay Arcom Bato, Valenzuela City. Guys, medyo mainit pa ngayon, alauna na ng hapon. Pero mamaya guys, maraming ilaw to pagdating ng hapon hanggang gabi. So mas maganda to sa gabi kasi malamig ang araw at may mga pailaw siya dito. Sa ngayon, mainit pa. Pero pinunta ko na ito kasi mamaya maraming tao na rito eh. So pinunta ko na siya ngayon kasi mamaya dudumugin na siya ng tao kapag malamig na yung araw. So ito yung Arco na nagahati sa bayan ng Valenzuela at Malabon City. Pero ito ay tinayo pa nung panahon pa ng Amerikano na kung saan ang Valenzuela ay bahagi dati ng probinsya ng Rizal. Hindi siya part ng Metro Manila. At itong Arcom ito ay nirenovate noong 2019. Natapos noong 2021 or 2022. Medyo na-delay ang kanyang pagtatapos, pag-repair o pag-renovate kasi nagkaroon ng pandemic. So ngayon, officially tapos na siya. At in-elevate siya. Hindi naman talaga dating ganyan kataas yan eh. Tinaas yung ano niya, yung elevation niya. Dahil rin siguro sa mga pagdaan ng mga truck. Ayan, tulad ng mga truck. So, kinonsider din nila yung pagtaas ng kalye at pagtaas ng mga matataas na sasakyan na dadaan. So, tumaas yung daan, syempre, kailangan humabon yung arko, kaya in-adjust nila yung height. Ayan. So, ito yung makita mo sa paligid. Ayan siya. Arcom Bato Park. Again, kabubukas lang niya noong March 19. Pero itong Arcom ito, inauguration niya last February. Last year. Natapos yan last year. Pero ito, last March 19, 2023. Itong taon na ito. Okay, so ito yung main entrance sa bagong gawang extension ng Arcom Bato Park. Ayan. Nilipat nila yung statue ni Kapitan Delfin Paez de Lilia. Hindi dito ang original na location niya. So dito na siya nilagay. Permanente na niya ilagay dito. Si, by the way, si Kapitan Delfin Paez de Lilia ay pinanganak noong 1871 at pumano noong 1899. Base dito sa marker, ipinanganak siya sa Balagtas, Polo, Bulacan, na ngayon ay bahagi na ng Valenzuela noong 1871. Mag-aaral siya ng medisina sa University of Santo Tomas na sumapit sa Katipunan. Bilang katipunero, nakasama niya sa brigada si General Tiburcio de Leon sa Pasong Balite na ngayon ay Barangay Marulas na gumagawa ng mga pampasabog bilang sandata laban sa mga Kastila. Nakasama rin niya sa mga pakikipaglaban ni Gregorio del Pilar na kanyang naging batalik na kaibigan. Lumaban din siya sa digmang Philippine-American War at napatay sa labanan sa Santa Rita, Giginto, Bulacan noong 1899. Ang bantay na ito ay pinatayo ng kanyang asawa si Gregoria bilang pag-alala sa kanyang dakilang pag-ibig sa bayan. So pareho sila nag-aral ng medisina ni Dr. Pio Valenzuela. By the way, si Dr. Pio Valenzuela ay taga Polo, Valenzuela din.
local ng Valenzuela at nag-aral din siya ng medisina. Nagkaroon sila ng lihim na pag-uusap ni Jose Rizal, Dr. Jose Rizal sa dapitan, pero according to the information na nabasa ko sa marker, hindi yata sumang-ayon si Rizal sa planong himagsikan, lihim na himagsikan laban sa mga Kastila. So ito nga pala guys, ito yung extension ng ano, makikita mo. Ayan o, may makukulay na upuan doon, may CR. And then ito yung arco. Elevated to guys, elevated park. Okay. So ayan siya. May marker dito sa gilid nung arkong bato. So pag dinerecho mo yung kaling yan, papunta na siya sa Malabon. Ayan nakalagay daw, welcome to City of Malabon. So pag dinerecho mo yan, papuntang Malabon. Pag dinerecho mo naman to, papuntang Polo, Valenzuela. Doon sa may lumang simbahan ng San Diego de Alcala, sa Polo, Valenzuela. Okay guys, so hanggang dito lang siya. So yung sa likod daw niya, according to the mga bantay dito, patatayuan daw ng Disciplina Village. So mukhang magtatayo ng housing. So hanggang dito lang pala itong Arcong Bato Park. Akala ko napakalaki niya, katulad sa Valenzuela City Park tsaka Family Park. So again, ito ay isa sa mga bagong atraksyon dito sa Valenzuela, ang Arcong Bato Park dito sa Valenzuela City. Ikatlong open park na siya. So base sa Google Map, dati itong may nakatayong warehouse. So hindi ko alam ano nangyari sa warehouse at naging open park na siya ng Arcong Bato. Doon sa dulo meron daw fountain eh. Kaso nga lang, since maaga pa, wala pang pinapaandar yung fountain. Sa gabi malamang siya ibubuksan. So pakita ko sa inyo yung fountain. Actually ano siya, paikot siya. Again, ito papakita ko sa iyo. Maganda naman siya. Medyo sa ngayon parang kulang sa lilim kasi maliliit pa yung mga puno. Pero maganda dito tumambay or mag-relax. Kasi kabubukas lang niya guys, so hindi pa malago yung mga puno. Ayan o. Ayan yung fountain. So pwede ka bupo sa gilid. Ito, bababa na tayo dito. Tsaka PWD friendly siya. Kasi maliba sa stair, meron naka-provide na ramp papunta dito. So kung naka-wheelchair yung kasama mo, pwede siya makarating dito sa elevated Arcong Bato Park. Hindi magiging problema. Ayan o, meron siyang ramp. And then dito, pakita ko sa inyo yung portion kung saan pwede umakit yung wheelchair. Again, ito yung signage. So again, inikot na natin ng Valenzuela, Arcong Bato Park dito sa Valenzuela. Ayan yung mga makiti na daan papuntang Polo, Valenzuela at papuntang Malabon. So yung mga taga Malabon, tawid lang sila doon sa may boundary na yan, makakapasyalari sila dito sa Arcong Bato Park. Ito yung way. Kung meron ka kasama na ka-wheelchair, yan, PWD friendly siya. Ayan o. Ayan, hindi ka mukha ng mga iba, nakita natin mga establishment ng mga bangko na parang hindi ko malaman kung paano aakit yung naka-wheelchair doon sa rampa na very steep. Parang masabi lang naglaglagay. Pero this one, PWD friendly siya. Kahit naka-wheelchair ang kasama mo, pwede mo ipasyal dito guys. Ang ganda-ganda dito. Ayan o. So, meron parang loading area. Ayan o. Meron siyang ramp. May ramp. Ayan. Ayan na yung ano. Arcong Bato. Nakakatuwa kasi in-adjust siya eh. Tinaas. Kung tumaas yung kalye, tumaas din yung arco. Tapos ilagay lang ito ang Arcong Bato part. Ayan.
Ito na yung sila yun nung 1910. Oh, panahon ng mga Amerikano. Ayan, no? Panahon ng mga Amerikano. Okay. Gawin tayo. Okay, makikita sa loob ng ikalawang patong o layer na palitada na gawa sa semento bunga ng mga pagsasaayos sa mga nagdaang taon. Nasa loob ng nito ang original na adobe na bahagi ng arkong bato ay ang arko na itinayo noong 1858. So panahon pa ng Kastila, guys. Masisip pa natin. Ayun. So marami ng mga halaman. Yung dinapuan ng mga halaman yung original adobe blocks. So hindi naman masyado makita kasi nga maliwanag. O yan, nasa Malabong ka na, oh. Actually, Malabon na yan. So papunta na ng ano yan, mga taga Malabon, diretso, ayan, oh. Sangandaan, papuntang Sangandaan na yan. Sangandaan sa Caloocan. Tapos dadaanan mo yung Francis. At ito, again, ang Arkong Bato. Okay guys, so sana nagustuhan nyo ang aking video dito sa Arkong Bato, Valenzuela City o Arkong Bato Park na bagong bukas last March 19, 2023, Sunday. So again, thank you for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the notification bell, subscribe button, and then like, share, and then para since pag naka-subscribe ka, updated ka sa mga susunod na mga updates o sa aking mga gala dito sa ating bansa. Again, thank you for watching. Inyong lingkod, arkitektong lakwatsero. Bye guys!